3 years ago, I was here. Same spot. I was hoping back then na ma-extend ang aking visa sa mas mahabang panahon. Like, 5 years. Ibinigay sa akin yun. Ngayon, I am hoping na sana is maging mabilis ang panahon para makauwi na sa Pilipinas. At mukhang ibibigay din sa atin to. Patagalin natin yung kwento. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Huwag na tayo mag-inarte. Let's not beat around the bush. Idiretso na natin. May twist ang ating istorya. I'm talking about my uwi or stay saga. I thought everything was over. I thought everything was okay. I thought everything was settled. I thought okay na lahat-lahat. I gave in. Sa gusto ng kumbanya, gusto kong umuwi, pero pinagbigyan ko sila. At ngayon, may pagbabago. Isang sorpresang pagbabago. Actually, alam ko na ito a few days ago pa. Pero may ilan tayong mga nakatenggang proyekto or vlogs o hindi na muna natin siningit. Hindi ko alam kung magkakarinigan tayo ng bonggang-bongga because medyo maingay yung aking katabi na factory, but I hope na magkaintindihan tayo because lahat ng aking kwento is alam ninyo, tayo hindi lamang vlogger, influencer, and viewer, abangers. We are family as well. So halos ano na tayo, magkakasangga talaga for life. And syempre gusto kong ikwento sa inyo, gusto kong i-share sa inyo. Medyo nabigla ako nung sinabi sa akin. Ganito yun. Ina-announce ko na nung napunta tayo ng Tokyo, diba? Almost a month ago na nagsabi ako nung June na uuwi na ako. And then marami silang mga sinasabi o mga pinaparamdam na gusto nilang magstay ako. Sinabi ko na sa kanila na pwede ko silang ihanap ng kapalit ko kahit whites, kahit native English speaker, pwede na silang kumuha because medyo malaki na yung kanilang kumpanya. Medyo malaki na yung kanilang daycare center. Pero wala silang ginawa. And patuloy nila akong sinuyo sa pamamagitan ng mga ilang mga paramdam at ilang mga direktang pagtatanong. Diba? Na sana stay ka na lang because marami ng COVID sa Philippines. You'd be better if you would stay here. Mga ganun. And then, bibigyan ka namin ng mas magandang salary. Bahay ka ba na dito na lang? Mga ganun. Pinagisipan natin ang bongga-bongga yan. And then, finally, almost a month ago nga, nag-decide na tayo na pagbigyan sila. It's not basically just to make or just to pagbigyan sila, you know what I mean? But kundi, maganda rin at the same time because yung isa, dalawang taon na ititigil ko dito is makakatulong pa sa akin para makapagdagdag ng pondo. Para sa binabala kong pagpapatayo ng maliit na bahay. Kasi kukuha rin tayo ng sasakyan na isang kahilingan ng inay noon hindi natin ibigay, isang puting kotse. And balak natin ibigay sa kanya sa ating pag-uwi. So yun, welcome natin yung ganun. Na kahit yung puso natin na nasa Pilipinas kung saan natin umuwi, we're not getting any younger. Iba, meron na rin tayong mga dinaramdam. Ayoko naman tumirik dito mag-isa na ako lang. Diba? Ayoko naman tumirik na mag-isa sa aking kwarto dahil bigla na lang akong inatake ng whatever or what. Yun. So, inuna ko yun, yung tanggapin yung mag-stay pa more because of that. Because of those things and at the same time, practical. Okay din sa Pilipinas. Kaya ako nga gusto umuwi because I think kaya ko. Di ba? Hindi ba nag-uuwi ng basta lang uuwi. Meron tayong option. Nanghihinayang ang iba pag sinabi nating
yun, meron tayong vlogging career. So palitan natin ang term. Gawin na lamang natin online business. Meron tayong online business. At kalimitan ng tao ngayon, nag-aaya ng mga OFW particularly na mag-settle na. May mga naririnig tayong bakit pa magpapakahirap na magtrabaho sa abroad samantala pwede kayo makumita ng ganito. Iniinganyo namin kayo na pumasok sa ganito, online business, madali lang ito because mas gaganda ang buhay. Yung mga ganun, diba? So, ang laki ng opportunities sa online business. And we have a clout. I have you. Diba? So, bawasan mo natin ang kalahati yung viewers ko. Bawasan mo natin ang kalahati yung kita ko. Meron pa rin. Which is more than enough. Kung ikukumpara sa pangkaraniwang sweldo na pwede kong kitain kung babalik ako sa pagtuturo sa Pilipinas. Diba? So practical din. Meron ding bonggang or magandang dahilan yung aking pag-uwi. Hindi naman yung basta uuwi lang ko dahil basta gusto ko nang umuwi, gusto ko nang magpahinga. It's not that. Hindi ganun. So meron tayong maraming mga pangarap pa na gustong ipagpatuloy, na gustong tuparin. Marami mga goals na gustong tapusin. Marami mga ganap na gustong ipagpatuloy. Ayun. So, uuwi tayo na merong kargada. Meron tayong konting ipon. Meron tayong pamilya. Meron tayong konting skills or talento na pwede pa natin pagkakitaan sa banda-banda yan. Meron akong kayo. Meron akong nasimulan sa online business. Meron akong pwedeng balikan mga trabaho kung talagang gugustuhin ko. Yan, diba? Now, wala tayong magagawa ngayon mga kaibigan, kundi yun na. So wala na yung pinalakpakan ng marami na tama yung pinili mo, ay siyang pinili mo because, ano na, parang, siguro meant to be. Alam mo yun, na kinuha naman natin ng paraan. Di ba, pinilit nating pagbigyan. How do you say this? Pinilit nating pumunta sa isang bagay na alam nating okay din. Na alam nating kung practical natin pag-uusapan, although pareho sila na may punto, is kung practical natin pag-uusapan, is mas better nga dito. Because kasama na dun yung kalinisan, kapayapaan, health system, and more. Di ba? So it's more on puso talaga sa Pilipinas. So pinanaig natin, in general, mas pinanaig natin yung ating isip kaysa sa ating puso. Because basically, I really wanted to go home. So, parang it seems that God has paved the way for the realization of something which my heart truly desires. Diba? So parang okay, alam ko sa puso mo na yan ang gusto mo, okay. Tutulungan pa rin kita ron, susuportahan pa rin kita ron, gagabayan pa rin kita doon. Diba? Because ginawa naman natin, diba? Pinili na natin yung ating isip. Pero binigay pa rin sa atin ng Diyos. Alam mo yun. This was what happened. Sa school, may pa-practice ako ng mga bata para sa aming undokay or sports fest. So, sumilip siya, nanood siya ng konting oras, pumalakpak, tuwang-tuwa. As usual, I think nagustuhan niya yung ginawa natin, na cheer dance. Alam niyo naman ang mga Pinoy, madrama, maarte, masayaw, makembot. So, talagang hindi tayo pahuhuli pagdating sa mga pagtuturo sa mga bata. Nag-time out ako, and yun, kinausap niya ako. Kumbaga sa Taglish, with much regret, although hindi siya happy dito, sasabihin niya is kailangan niyang iparating sa akin na welcome na sa kanila. Welcome na sa presidente ng kumpanya na umuwi ako ng Pilipinas. Meron na rin daw siyang karamdaman. Hindi na rin niya maasikaso ang English program. So, yun. As simple as that. And then, meron silang mga ibibigay sa akin na saka ako nalang ipapaliwanag sa inyong lahat. Yun. Ganong kabilis. At ganong kaikli. Ganong kaikli lang ang muling nagpabago ng takbo ng ating istorya. Ay.
bumaba ang case sa Pilipinas. As far as I know is mga 2,000, 3,000 na lang ang cases sa buong Pilipinas, yung bago. And ano na rin tayo, bigla tayong namonetize sa Facebook. Oo, 1 week pa lang. After 5 years ng pagbibigay ng libreng palabas sa inyong lahat sa Facebook, wala tayong kinikita mga kaibigan kahit 5. Kailan ako nang i-produce, ako nang produce. Doon tayo nagsimula. Bago kumita sa YouTube after 3 years pa ng pagiging robotologist sa Facebook. Diba? So, ginantimpalaan tayo ng Panginoon na, yun, binigyan pa rin tayo ng isang pambihaya. Na sana magtuloy-tuloy because 5 pa lang kinikita natin. Pero yun ang pinakamiligayang sandali na nagkaroon ako ng 5 na talaga naman pagkasarap-sarap sa feeling. Alam mo yun? So yun, mga kaibigan. Tuloy na po tayo sa Pilipinas. Inaayos ko lamang ang schedule. So susundin namin yung napag-usapang petsa kasi nagsapit ako sana ng petsa nung pumayag na ako. Yaman tago pa lang na eto. Okay, sige po, stay ako mula dito hanggang doon. Yun. So, stick tayo doon. Yun pa rin ang magiging tetsa sa, ano, as of this time, ng ating pag-uwi sa Pilipinas. At, napapawetlips ako sa inyo. Alam niyo, nung sinabi sa akin yun, hindi ako nagalit. Nagulat ako, pero hindi ako nagalit. Basta, kasi nga, yung nangyari is yun ang gusto ko. Alam mo yun? Na siguro kung wala ang option, eh siguro magbububong nga ako doon. Ano yan? Kumayag na ako! Binago ko mga ganun-ganun. Ngayon ganyan ito, marami mga na-apektuhan. Mga ganun. Anong paksi nga na yan? Usapan yan! Diba? Hindi ako magandang daming tao. Diba? So hindi walang ganun. Basta sabi ko sila, diba na siyempre yung unang reaction yung ganun agad? Nga. Diba? And then after that is ano na? Okay po, sige po. Okay, sige ma'am, yes. Sige, Tagalog. Oh yes ma'am. Okay, I understand. Ganun. Mm-mm. But you know what? Is ano, kung may darating na offer, na maaari magpabago pa rin dito, why not? Diba? Yun, para pa may dumating na opportunity, parang, alam mo itong story ang ito. Isang taon to, itong uwi o stay na to. Pero, nasundan pa rin. I thought mananahimik na tayong lahat doon sa pag-stay ko dito at rampa na lang tayo ng rampa, pero yun nga. So wala tayong magagawa, lumalamig na mga kaibigan. Masaya ba kayo? Alam kong frustrated ang iba sa inyo. A lot of you were favoring my choice na pag-stay dito. Pero hindi natin ito ginawa. Pagkakataon ang gumawa. Sila ang gumawa. Or, kagaya ng sabi ko kanina, maaaring ito ang gusto ng Panginoong Diyos. At meron siyang marami pa mga balak na magaganda sa atin. So, think positive. At hindi ko lang kung may mga surprising twist na naman to. Pero, for sure ko lang, because hindi mo ako makikusap sa kanila naman pagbigay niyo or what. Hindi na. So, focus tayo ngayon sa ating pag-uwi sa Pilipinas. We still have how many more days to go bago tayo umuwi? Kung March. Inaayos pa natin ang eksaktong petsa because ang mahal ng ticket. Tumaas ang threefold. Mm-mm. Kung dati is 6, ngayon 18. Mga ganun ang peg. 14, 12. So. And dahil tayo'y pauwi na, is dadamihan na natin ang Kembot Pamor para sa inyong lahat. Kung malaki lang pondo natin, lilibutin natin ang buong Japan para sa akin din at para sa inyong lahat. So, try natin. Ayun, so, huwag kayong kakalas, huwag niyo akong iiwanan. Saan man tayo makarating? This is your friend, Bato, sa inga rin ko sa iman, sa mabuyan lang ng Pinoy, sa mga sulong ng world, Dropatology pa more, and more, and more. Thank you!